May gagawing adjustment nga ba itong si Coach Darvin Ham sa Game 6 ng Lakers? Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, ay ito mo nang sinabi ng executive ng Clippers na si Lawrence Frank. Kung saan sa payag niya na we have to get back to honoring and respecting the regular season. Well, I think makakapag-agree na rin tayo dito sa mga replay nga ng fans na ito nga to patama kay Kawhi Leonard. Nang dahil panay load management daw ang ginagawa at hindi nga naglalaro sa regular season, and then pagdating sa playoffs ay ibubuhos ngang lahat tsaka lang maglalaro ng heavy minutes. And ganyan mismo mga idol ang naging payag pagbubulgar neto ni Coach Tyronn Lue, na talagang sinadya nga nila na hindi masyadong palaruin ng maraming minuto si Kawhi Leonard sa regular season para nga pagdating sa playoffs ay ibubuhos niya lahat. Maglalaro siya ng maraming minuto para nga well rested ang kanyang katawan. Kaso ang problema dyan mga idol ay yung naging payag ni Paul George na tama nga, na kapag nga daw panay pahinga ang mga players, load management, hindi nagpa-practice, ay parang hindi nasasanay ang katawan sa bugbog ng regular season. Kumbaga hindi sanay yung katawan sa ensayo, kaya naman kapag naglaro ng heavy minutes ay nai-injured dahil nga hindi sanay ang katawan. Yan ang sinabi ni Paul George mga idol sa kanyang podcast, at mukha namang nag-agree itong ang executive ng Clippers na dapat nga nilang irespeto ang regular season at hindi yung intentionaling irerest ang players kahit wala namang injury. At ngayon ay pag-usapan natin ang maaaring maging adjustment na ito nga ni Coach Darvin na para sa Lakers sa Game 6 matchup nila laban sa Grizzlies. Kung saan sinabi niya sa interview after their practice ay ang big chunk nga daw. Ang malaking parte ng meeting ng mga coaches nila ngayon ay nakapokus nga daw sa rotation ng team. At pati na nga rin daw pag-figure out ng better ways para daw magamit din nila yung kanilang mga bench players, yung kanilang bench unit. So in short nga ay shuffling or rotation ng kanilang players. Kumbaga pinag-aralan nga nila kung kailan magandang ilabas si AD, kung kailan magandang ipasok, ganun din si LeBron at siguro ibang mga players. Tapos sinaman niya na nga rin ang mga bench players nila para nga daw magamit naman. At mukha ngang merong malaking pagbabago na mangyayari dito sa lineup ng Lakers mga idol para nga sa Game 6. Dahil nung Game 5 matchup nila sa Grizzlies mga idol ay talaga namang nag-fist ang mga Grizzlies players sa paint kapag wala si Anthony Davis. And nandun naman si Mo Bamba sa bench nila mga idol para makatulong kahit papano sa rim protection ng Lakers kapag nagpapahinga nga itong si Anthony Davis. Dahil alam naman natin ang strength ng Grizzlies mga idol, ang kanilang mga players, lalo na si Ja Morant, ayun nga ay attacking the paint. So kapag wala si Anthony Davis doon mga idol, sobrang wide open ang paint at easy to score lang. Pero kung gagamitin ni Coach Darvin Ham si Mo Bamba ay magkakaroon nga ng resistance sa paint at hindi na lang ganun kadali na makaka-atake ang mga Grizzlies player doon kahit wala si Anthony Davis. At ganyan din mga idol namang hinaing ang mga request ng mga Lakers fans. Sayang naman daw at nag-trade pa sila para kay Mo Bamba tapos papawitlugin lang sa bench. Papahinit nilang upuan, hindi gagamitin kung kailan magiging useful nga daw sa series na ito dahil nga itong ang Grizzlies team ay mainly ang focus ay atake sa paint. So sana nga mga idol itong makita nating adjustment para nga dito kay Coach Darvin Ham na kanila nga daw na pinagmitingan ngayong araw. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sa tingin nyo ano ang magandang adjustment ng team ng Lakers for Game 6 para nga ma-close out na nila itong Memphis Grizzlies? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion at salobin sa ating comment section.